This is from Love Evolve. Which is better, Nova 3i or Vivo V11i? Sa akin, para sa akin, mas better yung quality ng camera ng Huawei Nova 3i kasi mas natural yung color niya and hindi siya yung sobrang exposed sa beauty niya. And yung kasi yung sa Vivo V11i kapag nag-selfie ka or nag-take ka ng pictures nag-automatic siya na nag-beauty siya yung effect niya compared to the Nova 3i mas accurate yung color niya, mas accurate yung quality ng photos niya compared sa Vivo V11i. Though yung Vivo V11i is okay naman siya for taking selfies and videos especially sa pag sa mga nagba-vlog kasi personally ito yung gagamitin kong phone sa pagba-vlog ngayon. So hopefully mas maging okay yung quality ng video ko kapag ginamit ko tong Vivo V11i. So by next week siguro may mga bagong upload na video which is gamit ko tong phone na to or gamit ko yung phone na kapatid ko or nakatid ko. So ayun guys, para sa akin Nova 3i yung much better. So nakabili na ako ito, ginamit ko ngayon, ganda phone guys. So ayun, this is from Jomar Pangilinan. So nire-recommend din ni Jomar Pangilinan na bumili rin kayo ng phone, nire-recommend ka. So next question. No, next comment. Vivo V11, I reviewed this. So ayun, magagawa. Actually, dapat gagawa ako ng Vivo V11 I review. So nakalimutan ko na siya kasi nag-final week kami and ang dami kong kailangan i-submit na requirements. Ayun. Kaya hindi ko na rin siya nagawa ng review. So baka after nitong video na to, gagawan ko na siya ng review. Okay? Ililink ko na lang sa dito sa taas yung video ko kung makagawa na ako. Okay? So, ayun. This is from Giselle's Kim. Kuya, pag ba bumili ako ng 2019 ng ganyang kompletong ganyan, parin ibibigay? Salamat sa pagsagot. Pakiulit yung gabi. Kuya, pag bumili ako ng 2018 ng ganyan, kompletong ganyan pa rin ibibigay. Salamat sa pagsagot. Siguro yun ang tinutukoy na is yung mga freebies. Kung kompleto pa rin ba daw yung freebies na ibibigay. So guys, yung mga freebies na binibigay is depende sa store na pinag or pagbibilihan nyo. Kasi may ibang store na puripot sa freebies. Like, kunwari sa official store ng Vivo kayo bumili, siguro kung bibili lang nila ng freebies is yung mga freebies na may Vivo na tatak. Which is, konti lang yun.
may mga store naman na nagbibigay like yung tech box na binilihan ko nito. Madami siyang binigay na freebies. Ililink ko na lang dito yung unboxing ko para makita nyo kung ano yung mga freebies na binigay sa akin. So, ayun. Magkano mo po nabili that time? Nabili ko tong Vivo V11 ay since kakalabas niya pa lang nung binili ko siya, 15,999 pesos ko siya nabili. And until now, same price pa rin ata yung Vivo V11 ay 15,999 pesos. So, ayun. Comment yun ni Kurt. So, this comment is from Noel Nilo. Nakagamit ka na ng Nova 3i. Bakit ka nag V11i? Ask lang po. So, ayun. Kaya ako nag V11i. Kasi, ayoko na maalala yung kung nananakaw sa akin before. Na, which is yung Nova 3i. Ayoko nang next question. May live emoji ba yan? May live emoji ba daw ng V11i? Wala, yung live emoji ng V11i eh sinasa messenger siya. Siguro i-review ko na lang din siya kapag na-review ko na itong V11i. Ipapakita ko kung nasaan yung emoji, live emoji ng V11i. So, from Joshua Cadalina, smooth ba yan even in high graphics? Mabilis mag-low bat pag puro games? So, na-experience ko na tong V11i for about 1 month. And, naglalaro ako ng PUBG, ROS, Mobile Legends, NBA 2K18, at ang dami pang ibang games. Nasa high graphic naman yung mga performance ng games na yon, so wala naman akong na-encounter na lag or something about sa V11i. Kung mabilis ba ito malobat, my answer is no, hindi. Kahit nakabukas yung mobile data mo for the whole time, kahit umaga hanggang gabi, magagamit mo siya, pero hindi siya yung tipo na buong araw mo siya magagamit. Like, kunwari, putol-putol yung pag-open mo ng mobile data, like, continuous 2 hours, ganun, tapos patay ng 1 hour, 2 hours ulit. Siguro yung capacity nung battery niya is mga 10 hours sa isang araw mo siya magagamit. Gaano katagal yung charging niya? So, siguro yung pag-charge ko nito, dati kasi, ang gamit kong charger is yung charger ng Nova 3i ko kasi ayoko pang gamitin yung charger ng V11i kasi na parang sayang, di ba? May bago ka pa namang charger, bakit pa gagamitin yung kakabili mo lang na charger which is yung kasama nitong Vivo V11i. So, ayun yung ginamit ko for past 2 weeks. And then, ngayon meron ng father ko yung charger ko. So, wala akong magamit na charger. Ginamit ko yung charger ng V11i. And then, na-discover ko na fast charger pala yung charger na yun, which is mas napabilis yung charge ng phone ko. Dati nung gamit yung normal na charger, which is yung charger ng Nova 3i ko is ito yung ayun yung ginamit ko, umaabot siya ng 2.5 hours bago siya ma-full charge. Pero nung ginamit ko yung Vivo charger, which is the fast charging, umabot lang siya ng mga 1.5 hours, so 1 hour din yung discrepancy niya. So gamitin nyo kung ano yung charger na nakalagay sa box ng mga phone nyo kasi ayun yung mas better dun sa phone. So, next question is, wala bang issue sa V11i? Wala nga bang issue dito? So, yung issue, pinaka-issue na na-encounter ko dito is yung camera.
ayun, yung camera lang talaga kasi sobrang alam niyo naman na buhay ko yung camera. Like yung sa video, yung sa pictures kasi nagpo-post lang ako sa Instagram. Hindi ko follow na Instagram, I'm Bernard Baila. So nasa link siya sa baba. Follow me guys. So ayun, i-review ko na lang din yung camera nito kapag na-review ko na yung buong phone. So next question is from Mido Band 16. Mainit ba sobra kapag nagigin? Hindi, hindi siya nag-iinit. Next question. Pwede po gaming review? Sige, i-review ko na lang to sa game. Siguro i-upload ko na lang siya and siguro ililink ko na lang dito yung ano yung review ko about sa games. Next question is from Cas E. Ask ko lang, ano pinagkaiba ng cam ng G11 at G11i? I'm using G11i now, wala po bang face shopping ang G11i? So ano ba yung face shopping? Search ko muna. So ayun, face shopping daw is face shape. I don't know. Siguro yung face shopping, siguro yung sinasabi niya yung pampaliit ng mukha, pang pa-shape ganun. So ayun. So yung pinagkaiba ng V11 and V11i sa camera, yung V11 is supported siya ng 4K resolution sa video and yung V11i is up to 1080p resolution lang siya. Ayun. Pero I think same specs yung camera niya. 25 megapixel and 16 and 5 megapixel sa back. So, gaano katagal in minutes charging time kung 0 to 100% or charging preference kung 10 to 100 or 99 etc. Sa hamskis. Siguro, sabi ko na sa kanina, ay hindi, iba naman yun. Siguro kung 0 to 100, mga 2 hours. 2 hours yung ano niya, using the Vivo fast charging cable charger. Basta Vivo charger. Kasi fast charging siya, hindi compared to another charger. Kasi hindi naman fast charger yung ibang charger. So, ayun. Mainit ba sobra kapag nagiging? Parang nabasa mo. So, ask ko lang. Pag-check po ng AnTuTu benchmark at kung okay lang sa peak charging time. Try nyo din po yung VOOC charger ng Oppo if ano effect sa charging speed ng V11i. I am really interested po talaga sa phone nito. So wala akong charger ng Oppo, which is yung VOOC charger ng Oppo. So hindi ko siya matetest. Sorry, Margaret. Charger na Oppo. Kung gusto mo mag-sponsor yung mga ng Oppo, joke lang. So, ayun guys. Ayun lang yung mga nakita kong comments na nabinot. If you have any question pa, you can comment down below. And sasagutin ko na lang siya sa comment section below para hindi na ako magawa na question and answer videos about the Vivo V11i and I will be having a review of this phone sa gaming, sa camera, yung issue din sa camera na na-experience ko right now. And kung ano pa yung gusto nyo, comment dyan lang kayo guys. So ayun guys, thank you for watching. Do not forget to give me a thumbs up or comment down below and yung
meron sa kayong tanong about the Vivo V11i, and I am sure na nasagot ko agad dyan kasi nung gen break na kami. And also, do not forget to subscribe on my channel, and do not forget to click the ring bell button beside the subscribe button to notify you on my next video upload about the Vivo V11i and soon the so ayun lang guys, thank you for watching. Do not forget to do not forget to subscribe. Bye guys, see you in my next video.